kanino kaya yun? Siguro para sa atin. Ah, alam ko na. Baka magpipiknik tayo. Sige, tara. Ano ginawa? Mmm, kaawakay ng Diyos! Wow, ang daming mangga. Mangga't bagoong. Magpipiknik po tayo? Aba, hindi tayo magpipiknik. Pupunta kayo ngayon doon sa pagdadalhan ninyo nito. Siguro po. Pasalubong namin kay Rizal to. Di po ba siya uli yung pupuntahan namin? Aba, ang husay ng bata. Pupunta kayo doon ngayon noon sa panahon kung kailan siya dumating galing sa Europa. Na tumigil siya doon ng 5 taon. At kung kailan, sikat ang Nolimi Tanghere. Nolimi Tanghere? Ano po yun? Nolimi Tanghere ay isang aklat na sinulat ni Rizal na nagsasabi sa totoong nangyayari sa Pilipinas noon. Eh, bakit po sikat at mahalaga ang librong ito? Mahalaga ang librong ito dahil yon ang librong yon na nagbukas sa isip at mata ng mga tao sa tunay na kalagayan ng bayan. At kung bakit sikat, ayan ang tungkulin ninyo sa pagtuklas sa pupuntahan ninyo ngayon. Kaya hala. Ay, paalis po kami. Alis na at dadalhin ninyo ito doon sa kanya, ha? Apo. Sige po. Sige po. Tandaan ninyo, ito ay ibang panahon sa buhay ni Jose Rizal. Wala siyang maalaala tungkol sa inyo. Ibalik ninyo ang isang kopya ng Noli Mi Tanghere, simbolo ng pagmamahal at sakripisyo ni Rizal sa bayan. Para sa iyo, Senyor Pasan, isang makatotohanang nobela naglalahad ng tunay na kalagayan ng Pilipinas. Dito nakasulat ang mga pangyayari at mga bagay na kailanman hindi pinag-uusapan, sinusulat o ginagalaw. Mangga! Bili na kayo ng mangga! May libreng bagoong! Manggat bagoong? Matagal na akong hindi nakakatikim yan. Bale! Ipatawag ang nagtitinda ng mangga. Mahilig po ba kayo talaga sa mangga at bagoong sa Yerisan? Aba, oo. Wala nito sa Europa. Sandali. Paano nilaman na aking pangalan? Kilala po kayo ng lahat. Bagoong po po. Kayo ba'y nag-aaral? Opo. Magaling. Sapagkat kayo ang pag-asa ng Pilipinas. Ang inyong henerasyon ay dapat maging edukado at magkaroon ng malasakit sa bayan. O, lumang kayong muli, ha? Po, kahit po araw-araw. Sige na. Baka meron ka pa dyan. Bilang ko. Isa-isa ka na. Nag-may-ari na nito. Wala na ako makitang kopya. Baka naman tapos mo nang basahin ang libro mo. Babayaran kita kahit patunga mo ng presyo. Teka na, una ako. Kahit magkano magbabayad ako. Ipagpaumanin ninyo sa balit. Kahit kailan, hindi ko ipagbibili ang aking kopya. Ako, walang mabiling kopya. Baka wala tayong mauwi nito kay Lola. Eh nga, halika, puntaan na natin si Rizal at sabihin sa kanya to. Pero na nga po, nakita namin. Marami po ang may gusto ng kopya, pero wala nang mabili. Yung iba pa nga po, kahit mahal, handang magbayad. Parang nakikita ko na may malaking pagbabago mangyayari. At hindi lang yan.
Alam mo ba na pinapalitan ng mga tao ang pabalat ng iyong aklat ng pabalat ng mga nobena upang ito'y hindi mahalata? Kailangan natin mag-ingat. Mga bata, dito na muna kayo. Baka mapahamak pa kayo. Anak, mapanganib ang iyong ginawa. Alam mo, ito ay pinagbabawal. Ang mga sinulat mo ay laban sa utos ng Kastila at mga Braille. Ngunit pawang katotohanan lamang ang aking isinulat. Malaya ako nakapagsulat sa Europa. At doon hindi bawal sabihin ko ano man ang nasa isip. Kahit na, huwag mong kalimutan na dito ay kabaligtaran. Bawal magsalita laban sa may kapangyarihan. Pepe, dito bawal pa rin ang lahat. Anak, mag-iingat ka. Huwag ko kayo mag-alala, Inay. Nakahanda ako sa kanya. Maniwala ka, mapapagaling ka niyan. Talaga. Napakagaling niyan, Doktor. Aba, nagmimilagro yata yan. Dahil sa kanya'y nakakita muli ang mga bulag. Hindi maka-juice niya. Milagroso. Talaga pong mahal kayo ng mga pasyente nyo. Ang dami pong regalo sa inyo. Meron pong kutsinta, puto, balot at katas. Totoo po bang nagmimilagro kayo? Kaya po ba nakakakita ang mga bulag dahil sa inyo? Hindi milagro. Ito dahil sa siyensya at medisina pinag-aralan ko. Hindi po ba manunulatin kayo? Ang bilibili nga po ng libro nyo eh. Oo. Bilang doktor, ginagamot ko ang katawan ng tao. At bilang manunulat, ginagamot ko ang pinsala na kanilang isip at kalooban. Bakit parang napakahalaga po sa inyo ng librong Noli Mitangere? Sino po si Noli at kapangalan ko pa? Ang Noli Mitangere ay galing sa salitang Latin. Ang ibig sabihin ay, huwag mo akong hawakan. Mahalaga yung sinasaad ng librong ito. Ito ipinapakita ang sakit ng lipunan. Ang pag-abuso ng mga praile, ang masasamang ungari ng mga taong bayan, ang mga mali at mababang pagtingin nila sa kanilang mga sarili. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa kamang pinanganak, sa Europa man o sa Pilipinas. Sige po, ayusin na po natin ito. Dampang balot. Gusto niyo ng balot? Oo, may meron ako dyan. Pepe, nagpasama sila sa akin dahil nais nilang hingin ang tulong mo. Magtataas na naman daw ng buwis ang pamahalaan. Halos wala nang natitira sa kinikita namin. Babayad naman kami ng tama, pero hindi binibigay ng mga prayo sa pamahalaan. Kaya kami ngayon ang pinahihirapan. Kailangan malaman ng pamahalaan totoong nangyayari nito. Hayaan niyo at susulatan ko sila. Pero baka mapahamak ka. Mabuti pa kaya, huwag mo nang lagdaan ang sulat. Mainit sa'yo ang mga Kastila dahil sa mga isimula mo. Ang mga suliran ng ganito dapat hinahanap. Marami ito ng pagkakataon para may paliwanag sa Gobernador General ang tuloy na kalagay ng kalambang. Ang komite ng pagsusuri ay naniniwala na ang librong Noli Mitangere, Jose Rizal ay puro pasinungalingan ang nakasulat. Pinagbabawal ng Gobernador General ang pagpili at pagbasa nito. Sino mang lumabag sa kautusan ay mapaparusahan. Anong laman ang basket mo? Wala po, ano lang po. Espasol lang po nasa loob nito eh. Espasol, no? Tingnan nga. Wag po. Ay, no, espasol, oo. Espasol, ha? Espasol lang po talaga. Ano to? Hindi ba alam na pinagbabawal to? Huwag yun, oo. Sumama ka sa amin. Sige, sumama ka sa amin. Ayoko, parang kamal. Salamat po. Pinatawag kita.
Unang-una, para pasalamatan ka sa dinala mong kopya ng iyong libro. Kahanga-hanga ang iyong obra. Maraming salamat, Gobernador, at inyong naibigan. Pangalawa, mas makakabuti kung bumalik ka na lamang sa Europa. Mapapahama ka lamang dito. Hinahangaan kita, ngunit meron akong tungkulin na kailangan gampanan. Maraming salamat sa inyong babala. Subalit di ko maaaring talikuran ang aking mga kababayan. Kaya mas makabubuti para sa iyo ang umalis na sa Pilipinas. Pero itay, kailangan ako dito. Anak, ayaw kong may masama mangyari sa iyo. Kaya sundin mo lang payo na iyong ama. Hindi naman namin sinasabing itigil mo ang iyong ginagawa. Kahit nasa malayo ka, ay maaari mo itong ipagpatuloy. Oo nga po, baka pati po kayo ay ulihin din. Hindi po ba kayo natatakot? Hindi dapat katakot na pagsasabi ng totoo. Siguro nga mas makakabuti para sa lahat kung ako'y aalis. Ito'y ipagpapatuloy kong laban. Dadaling kong kaso ng kalamba sa Europa upang malaman ng lahat ang katotohanan. Ganun. Maganda ka na para makalakad ka sa lalong madaling panahon. Kailangan makita kami rin. Wala nang panahon. At isa pa ay baka lamang malagay siya sa alanganin. Mapahamak si Leonor at ang kanyang pamilya kapag ka dinalaw mo pa sila. Pepe, tandaan mo. Ikaw lamang ang pag-asa ng kalamba. Ikaw ang inaasahan ng Pilipinas. Isipin niyo nakalimutan ko siya. Isang pakete po para kay Senyorita Luna Rivera galing kay Dr. Jose Rizal. Magkaubusan ng kopya. Buti na lang at may nauwi kami. Lola, paano po yun? Kinuha po namin yung kopya ni Leonor Rivera. Edi hindi niya na po mababasa yung Noli Mitanghere. Oh, hindi. Mababasa din niya. Kasi itong dinala ninyo, kopya lang ito. Katulad nitong mga dinala ninyo sa akin. Yan ay mga simbolo lamang ng kanilang kabayanihan. Eh, ano pong nagawa ng Noli Mitanghere? Magandang tanong yan. Ay, maupo nga kayo dito at ikukwento ko sa inyo. Ang Noli Mitanghere ay ginising niya ang kaisipan ng taong bayan. At hindi ba ninyo alam, itong librong ito ang naging inspirasyon ni Andres Bonifacio sa pagtatag niya sa katipunan? Napilitan rin po siyang umalis para sa kabutihan ng lahat. Eh, ano na pong nangyari sa kanya? Ay, kahit naman siya umalis eh, tinuloy din niya ang pagsusulat at pagtulong sa taong bayan. At ang katotohanan niyan,
isinulat niya yung El Filibusterismo. El Filibusterismo? Oo! Kung ang No Limit Anghere ay sinulat niya at nagsasabi tungkol sa tunay na nangyayari sa bayan, ang El Filibusterismo naman ay nagsasabi na kung ano ang maaring mangyari kung hindi magbabago ang gobyerno sa kanilang pagpapatakbo at pagtatrato nila sa taong bayan. Lola, pwede po bang mahiram yung libro? Ako rin po, Lola. Para talaga ito sa inyong kabataan. Dahil ang sabi ni Rizal, ang pag-asa daw ng bayan ay ang mga kabataan. Halika, di ba basa sa'yo? Nasahin natin.